Good morning mga kapatid. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay November 29, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, simulan po natin sa isa pong panalangin. Panginoon, salamat sa lahat ng biyaya. Salamat din po sa lahat ng pagpapala na inyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayong umaga sa pagbubulay-bulay ng mga salita. Pagpalain niyo po ang aming mga buhay kasama ng kanya-kanya naming sambahayan. At ngayon din po, O Diyos, ipinagpapasalamat namin dahil ang salita will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why, Lord, we ask na isugo po ninyo ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin nang sa gayon mapagpala kami, Panginoon. Salamat din po sa araw na ito dahil mayroon na naman po kayong panibagong laang biyaya at pagpapala sa amin. That's why, Lord, na we expect that we will receive all the prepared blessings sa bawat isa sa amin. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Matthew chapter 6 verse 26. Ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? And in Amplified Version, Matthew chapter 6 verse 26, look at the birds at the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father keeps feeding them. Are you not worth much more than they? Mapagpala po ang salita ng Diyos. Mga kapatid, this is the very utterance ng ating Panginoon Jesucristo sa mga followers niya, mga kapatid, and then inihambing ang lahat ng mga followers niya o mga mananampalataya sa mga ibon, dahil we all know naman na ang lahat ng anak ng Diyos, lahat ng Kristiyano, mananampalataya, born again, we are God's children and our God is our heavenly Father. Sabi niya, tingnan niyo ang mga ibon, pinapakain sila ng Diyos, hindi sila naghahasik, hindi sila nag-iipon o nag-iimbak. Subalit, hindi sila pinababayaan ng Diyos. Ang sabi nga po doon, mga kapatid, lalong mahigit kayo, higit ang inyong halaga kaysa kanila, mga kapatid. Kaya, our to this message, brethren, Grace and Promises for Worry and Anxiety, which entitled, We Are God's Precious Children. Put in mind, brethren, na we are God's precious children. Tayo ay napakahalaga. Tayo po ay mainam na mga anak ng Diyos. Precious tayo. Tayo po ay nakalulugod na mga anak ng ating Panginoon. Again, we are more valuable, we are more precious than any other creations of God because we are His children and He is our Heavenly Father. And our today's Grace and Promises for Worry and Anxiety, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient sa Word of God na ito ay ating mabasa at ito ay ating mapakinggan. Kailangan po natin itong personal na sangayunan, personal na sampalatayanan, personal na angkinin, personal na ideklara para po ito ay patuloy na magkaroon ng manifestation sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, wala po tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ipag-alala sa buhay dahil ang ating Diyos Ama sa kalangitan ay Diyos na mabuti, ay Diyos na mabait, Diyos na responsable, Diyos na mapagbiyaya sa bawat isa sa atin na Kanyang mga anak. And this point of time, i-acronym po natin ang acronym po ng VIP. I firmly believe na lahat naman po tayo mga kapatid ay mga VIP ng ating Panginoon because we are His precious children. And then first point, we are valuable in the sight of God. Put in mind that we are valuable. Napakahalaga mo, napakahalaga ko, napakahalaga natin lahat sa mata po ng ating Panginoon. Pag sinasabing we are valuable in the sight of God,
Kumbaga, kung may titingnan ang Diyos, walang ibang nakikita kundi tayo, mga kapatid, because we are valuable in His sight. Even though ang creations ng God are all beautiful, but among creations, we are more valuable. Kaya napapatingin ang Diyos sa atin at napapatitig ang Diyos sa atin because we are so much valuable as His children in His sight, brethren. And then second point, we are important in the sight of God. Napaka-importante natin, more than other creations, brethren. Mas importante tayo sa mga hayop, mas importante tayo sa mga bagay, mas importante tayo sa nature. We are most important in the sight of God. Kung tayo ang pinaka-importante sa lahat ng creation ng Panginoon, so therefore God will treasure us, brethren. Iingatan tayo, pro-protectionan tayo ng ating Panginoon. Then third point, we are priceless. Priceless in the sight of God. Walang kasing halaga sa atin, mga kapatid. Kaya nga, biri mo, makikita po natin na kung maangkin man ang buong sanlibutan, biri mo yung halaga ng sinuot, mapapahamak ang kaluluwa. Kaya kung ang isang kaluluwa ay sabihin natin higit ang halaga sa sanlibutan, aba mga kapatid, we are priceless in the sight of God. Wala tayong kasing halaga, mga kapatid, biriin mo. Tanging ang dugo lamang ng Panginoon ang mayroong kakayanan na tayo po ay bilhin, mga kapatid. Kasi tayo po ay pinurchase, tayo po ay niredeem sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoon. But put in mind that we as children of God, brethren, we are priceless in His sight. Walang bagay na pwedeng tumumba sa atin, walang bagay na pwedeng tumapat sa atin, walang bagay na pwedeng maging kasing halaga natin because we are priceless in His sight as His children and He is our Father in heaven. Kaya wala tayong dapat ipangamba, ipag-alala, mga kapatid, dahil we are all VIP in His sight. Kaya to sum up of our today's message, grace and promises for worry and anxiety, we are, which entitled, we are God's precious children. Put in mind, mga kapatid, we are God's precious children. And our today's grace and promises for worry and anxiety, in which we need to agree, believe, claim, and declare, we have tackled at inacronym po natin ang acronym din pong VIP. First point, we are valuable in the sight of God. Second point, we are important in the sight of God. And third point, we are priceless in the sight of God. And these are the acronym of the acronym VIP. Valuable, important, and priceless in the sight of God. Remember and put in mind that we are His precious children. That's why we are all VIP. Let us pray. Panginoon, salamat dahil truly that we are more valuable than any other creations. Salamat God because we counted us as Your children. And we are belong to Your family, Panginoon. You are our Father. Thank You, Lord, because whatever You have is ours, Panginoon. Ano man ang mayroong kaya, amin, Panginoon, bilang iyong mga anak. Thank You, Lord, for treating us as VIP because we are Your valuable children, we are Your important children, and we are Your priceless children, God, because kami po ay precious na yung mga anak sa inyong paningin, Panginoon. Salamat din po sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin spiritually, emotionally, intellectually, physically, materially, financially, at lahat ng aspeto ng buhay namin ay pinagpapala ninyo. Salamat din po sa aming mga kapatid na may mga negosyo, maglaki ng puhunan, paglaki ng kita. Salamat din sa aming mga kapatid na nagsisipagtrabaho, promotion kayong position, increase sa kayong mga salaries. Sa aming mga kapatid na mga nagsisipag-aral, sufficienting tuition fees, sufficienting allowances. At salamat din po sa aming mga kapatiran na mga nasa kanya-kanyang bahay. Ano man po ang aming mga pinagkakabalahan, ano man po ang aming mga pinagkakabisihan, at ano man po ang aming trinatrabaho at ginagawa, pagpapalay mo ang lahat ng mga ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa isang dakilang araw na naman. Dahil kami ay magiging prosperous, successful, victorious, favored, and blessed. Salamat, Lord.
dahil pinananatili mo kaming blessed para kami maging pagpapala sa marami. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.